What you see there is impressionism kind of art. Focus on the wood of the color and not specifically paint or drawing. So, ano ka kahit dito yung famous story ni David, which is David and Julia. So, pwede ba, ano, tingnan nyo yung painting? Yeah! Tingnan nyo. Maganda ba? Maganda? So, alam naman natin ang artist na pare-parehas. So, para sa amin, maganda to. Kasi, hindi naman kami sabihin natin yung may pinagpara sa art. Kasi, yung puso namin bukuhan niya. Baptized David. So, si David, di ba, hindi naman siya masyadong wala pa kasing eh. Kumulang lang siya ng limang bato. So, ang limang bato niyo, symbolize the faith, Jesus, Bible, and others. So, sa lit niya, napatanggol niya, di ba? So, sabihin mo, pag may problems tayo, hindi mo natin kailangan natin wala yung ano, physical strength, kailangan natin ang faith, kailangan natin yung 5 volts, di ba? So, here's Barry Brock, explain further the bit. Hallelujah! Amen! Yun po, so yun, gusto ko lamang i-express ang aking pasasalamat sa aking team. Dahil kami, siguro ng lahat na hindi naman kami ganun ka-bless pagdating sa paguhit at pagpinta. Pero siguro grabe naman itong ano yung team. Kaya nagkaroon ng ganito, umabot kami sa ganito. So proud na proud po kami sa. Anyways po, kaya po din yung sinipihan lang po namin. Simple lang naman po. Kasi we believe that God hides in simplicity. Kaya ganun po. Kung mapapansin niyo rin po mga kapatid, tatlong kulay lang po aming ginamit. Kumbaga, kung meron man ang ibang kulay na lang ito, pinaghalo-halo na lang ito. Bakit po tatlo? Kasi God is perfect and free. Amen. Amen. So, yun din po yun. Yun din po yung... So, yun po. Isang napaka-pamosong karakter sa Biblia aming ipinagkalog sa amin bilang maging... bilang character ay represented is King David po. So yun, isang perfecto halimbawa ng isang tao na dumagat sa lupa na naniniwala sa isang buhay na Diyos, kaya wala siyang takot. So ito lamang po, kaya po ganito talaga ang pinili namin na i-direct sa buhay niya ang kanyang pagtalo sa isang malaking kalaban, dahil gusto po namin ipaalala sa lahat na hanggat naniniwala tayo sa ating Diyos na si Jesus Cristo. Wala po hindi kakayahin. There's nothing greater than our Lord Jesus Christ. Yan naman po. Wala ba palapak dyan? Tawag na natin ang Team David Team! Okay. Praise God. Ayos. I was shocked because Father Heaven explained about their team and spoken in dollar. Meron pala mga talent sa mga people na to. Okay, so salamat sa Diyos. Okay, eto na! Ang pangalawa na mag-present ay ang... Tama ba ako? Team Jesse? Okay. Okay, young people, brothers, brethren, let's
give him a highest praises. Let's welcome the team of Jesse. Yeah. Group number 4, Team Jesse. When we search it on the Bible, Jesse was a farmer, a ship owner, and a bread leader. In our poster, you can see the ships or tupa at and this was Jesse, and he is sitting under the tree, and he is very secure for his animals. For his animals, the sheep, and in spiritual thinking, kumbaga sa sa atin, siya yung pastor at siya yung nagdadala ng mga tao na para maging ang landas nila maging righteous. And I will pass it to Kuya B. Okay, so as we have listened to Pastor Edson's preaching, he said that the world today is trying to distort the arts. So we are really pushing hard to make our art realistic. Okay, now you can see that Jesse, he lives in the desert. But here, we made grass and tree. We are just displaying that we no longer live in the desert. Mayaman na tayo ngayon.
Mayaman na tayo ngayon kasi hindi na, yung mga tropa hindi na naubusan ng pagkain. Marami ng grass. Okay, so, to further explain this, I will leave this mic to Mr. Father Mike. According to the Bible, Jesse was the son of Obed. And alam naman natin na si Obed ay servant of God. Amen. And the grandson of Ruth and of Boaz. He lives in Bethlehem. He was a farmer, breeder, and owner of a sheep. So, naisip namin itong painting na to na kumbaga nagre-represent dito sa atin. So, kumbaga sabi ni si Jesse represents our pastors and etong sheep tayo. No? So, as a pastor, titingnan niya yung buong kapaligiran, titingnan niya kung may mga wood sa surrounding. So, siya yung mga nalagat sa surrounding. So, yung mga dito natin makikita yung kung gano'n tayo pamahal ng ating pastor. So, amen. Yun lang. God bless you. Amen. Bless him, Jesse. Okay. Sunod na mag-present ay ang team Sado group 3. So, ladies and gentlemen, welcome back ang Sado team group 3. Thank you.
Ano? Good morning. Good morning. Good morning. Hello. We are the Zadok, the priest. So, hindi po yung sandok ko, Zadok ko. Zadok po is the high priest by that time. He is the... priest ni David by that time. So, this painting, pinapakita dito na yung Ark of the Covenant, binalik doon, again, doon sa Jerusalem. Because, sabi daw in the history, parang ang Ark of the Covenant, ang unang ano dyan, si Moses. So, marami na siya, marami na dumaan. So, parang nawala siya sa Jerusalem. So, sabi ni David, King David, sinabi niya doon kay Zadok na ibalik doon ang Ark of the Covenant doon sa Jerusalem para to store the worship into the Jerusalem. So, ayun. So, Zadok. Zadok is the, yung may gold stones na dito. Hindi po sa stoplight po. 12 stones siya. 12 stones siya sa Zadok. Actually, may kasama na si Abiathar. Zadok pala ay son of Ahitub. So, ayun. So, wala na kami. Ayun lang po. Maraming salamat. Bakit niya naman pala ibalik sa Jerusalem ang Ark of the Covenant? Kasi gusto niya iniristo ka naman din sa worship. Ayan, okay. Next, na mag-represent ay Group 5. Group 2. Okay, Group 2. Ano to? Maubal ko na. So, Group 2. Ang Group 2 ay ang Team Solomon. Team Solomon. Okay. Palakpakan natin ang Team Solomon habang sila ay mag-present ng kanilang banner. Go!
Amen. Amen na yung mga bata sa bawat isa. Siguro, nagkakasin nyo naman yung art ng group namin, Solomon. And actually, meron po siya dito at dito. Medyo meron lang kami sa oras, kaya hindi na nasama. Pero, una kong i-explain is yung nandito. Actually, nandiyan sila, but naiwan lang kasi naiwan na kami sa oras kanina. Kaya, actually, yung nakadrawing dito is, kilala naman natin si Solomon na he is the wisest man known in the Bible. Kasi, yung nakadrawing po dito is, yung dalawang babae ito si Solomon kasi siya yung si Solomon yung kwento sa Bible is may dalawang babae na pumunta sa kanya at yung isa nagko-complain na ay nagsasabi na yung sanggol daw is sa kanya ay sa kanya tapos yung isa is gustong kasi nag-awa yung dalawang babae isang sanggol. So sabi ni Solomon dito, bigyan niyo ako ng tabak kasi yung sanggol na yun is hati sa dalawa. But we all know that it is the test for the two women or in our natural type. It is a type of test to us that although Jesus may be persecute us means minsan, but Jesus sets trials for us because we are God's children, and anyone that comes to God, He loves to try or test His children. So, dun sa dalawang women na yun, is yung isa pumayag na hatiin yung sanggol sa dalawa. But yung isa is, sabi niya, ibigay mo na lang sa kanya yung bata o yung sanggol, basta wag mo lang siya hatiin. Kasi alam mo isa yung feeling ng isang pagiging nanay. So, si Solomon, alam naman natin na siya yung wisest man. So, yung judgment niya or yung paghukom niya is walang bias. Kumbaga, equal. So, alam ni Solomon sa kanyang mind and we all know that he's God-ordained man. Binigay ni Solomon yung bata doon sa babae na decide na huwag patayin yung bata or huwag putulin. So, yun ba yung nakadrawing dito? And pangalawa is yung throne. Yung throne is yun nga, na sabi ko kanina is yung judgment. Hindi tayo bias sa pag-decision. Amen. At yung mga tanong ko kung bakit may pakpak dito at may pakpak doon. We know that this is angel because we know in our age that we are seated in heavenly places and greater than Solomon is here. Amen. Amen. And Mother Alfred for dressing me. Good morning, Bueno Bride. Explain sa inyo yung nakasulat sa Solomon. Isa po siya sa manunulat na sumulat po siya ng 3,000 poems at sumulat po siya ng 1,000 song. Tapos 1 minute left. Ayun. Sa templo naman po labing dalawang gulang ay 12 years old po at papo siya nagpatayo ng templo sa Jerusalem. 12 years old po siya niyan. At sa ano naman po, sa pagiging hari niya, siya po ang naging kingship o nagkaroon ng leadership. At kung ano, isasabuhay ko yan sa pagiging ako. Ngayon, naranasan ko pagiging leader na itinilaga nila sa akin. At yun lang po. Okay.
nagtanong sa akin, so bakit wala nang upo sa trono? O kasi ang son of David nandito na. Kaya wala sa trono. Eh, yun sana, panalo na. Okay, ulit. Okay, sunod na magpipresent. Ayang group. Sino na, sino na? Group Nathan. The prophet. Ano kayong team? Anong group kayo? Anong group? Group number 8. Palapakan natin. Tinitingnan niya si Batsiba doon sa ano,
Mabuti naman wala. Okay. So, next na magpe-present ay ang Team si Astrid Angeline. Ano yan? Team Saul. Okay. Palapakan natin ang Team Saul. Group 1. Dahil sa takot na baka lulusok agad yung mga Pilistiyo, so
nakala lang siya mag-isa. So siya lang po nakala lang nag-isa. Kaya doon nagsimula na nasabi ni Samuel sa kanya na ikaw ay gumawa ng isang kasalanan kasi hindi mo hinintay yung payo ng Panginoon. Na sabi ni Prophet Samuel, it is better to be Jehovah than to make us give to him with a beast. So kaya daw nagsimula po yung spirit po ng God kay Saul, tinanggal sa kanya ni Jehovah, tinanggal sa kanya ni God. So kaya nung dumating si David, inilagay ni God kay David yung spirito niya, binigyan niya kay David. So nandoon na yung parang si David na yung dating yung naging nagpalit sa kanya ng the best warrior. Di ba may awit noon sa Israel na Saul is still ang enemies 1,000 and David is still ang enemies 10,000. So doon parang nagsisilo si Saul doon kay David kasi nakita niya na si David na yung binibigyan ng plan ng Panginoon ng halaga. Kaya ilang beses niyang tinangkaan patayin si David. Ito po si David. Ilang beses niya tinangkaan patayin, gumastos pa siya ng marami. At saka sa isang labanan ay isang pang pala na lumusog yung mga Pilistiyo sa Israel. Kaya doon sa takot ni King Saul na baka siya ay mapatay, siya na lang po nagpakamatay ngayon po. At saka kasabay po niya namatay yung tatlo yung anak doon. So si Brother Gordon po magbibigay ka na po ngayon. So magandang makasama at isa ang gusto mabasa ng scripture mo sa 1 Samuel, chapter 16, verse 4. So, sabi dito, "But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him." So, yun nga, yung sinabi nga ni Brother Gino nung lumusog nga yung mga Pilisteo dun sa Israel, kasi nga, natakot nga. 5 minutes. Okay, inabot ng time. Sayang. Okay, but anyway, palapon na natin ang Team Soul. Okay. Another, anong team kayo? Anong group? Group 5 ang magpe-present. And young people, brothers and sisters, palapakan natin ang Team Jonathan! Makakibis na pala ko. Thank you.
know, good morning everyone. Thank you for watching our year. It's that's our report. Yeah. Yeah. And I want to share about our art. If we compare our art in the others, obviously our art is so beautiful. Because art is not about how you see or pleasant to the eyes, but actually, if we see this heart, yeah, heart like this, and this is if they beat about the our topic is Jonathan. If you already know, Jonathan is not. Yun, si Jonathan. Kung mag-mention natin si Bibla, is parang sa mga tatay sa mga bata, hindi siya kilala. Kasi pag sabihin natin, kasi nung tinapik sa amin to, hindi talaga sa amin na, sino si Jonathan? So, nagtanong-tanong kami. Nagtanong sa mga pastor, sa mga alala. So, is search. Then, nalaman namin si Jonathan is best friend o kaibigan ni King David. Then, ang nangyari kasi yun, si King David kasi, baga ito yung, kasi tuwing pinano, kasi si Saul talaga, baga ang laki niya ng galit niya kay, kay David, baga gusto niya ipapatay. Si, si Jonathan, yun, he didn't want to, King Saul want to kill his best friend. You know? Then, friendship is, not about kapag may kailangan lang. And it's talk about how you show and how to express your being a friend of mine or friend of the others. Then, ang pagkakaibigan, hindi lamang sa isang tao o kasi ibigyan mo siya na yung tutulungan mo, kundi dapat ina-express natin ito sila. And in the other explanation you want to share, not of mine, but meron po dito yung flag of Israel and flag of Philippines. So, si Jonathan po and King David developed a good friendship in the Bible. Although, konti lang po yung pinakitang role ni Jonathan sa Bible. Pero, napaka-importante po nun, lalo na po ngayon sa ating kapanahon. Relating this po sa message natin ngayon is we are developing friendships because we are now in the year of the open door. So, we are developing friendship from the Philippines and Israel is developing a good friendship. Jonathan and David, si Jonathan at si David is type and shadow din siya sa ating kapanahonan ngayon. So, David is representing as the Philippines, or we are the son of David, sabi nga sa Bible, sabi nga ni Lord kay David na pagpapalain ko ang iyong angkan, and we are the son of David. We are ngayon the son of David ministry. Amen? Amen. So, nalaman pa nga sa okay. Amen. Wala mo pa lang pagsasalot sa routine yung Jonathan. Best friend. Sino ang best friend niyo? Si Lord. Okay. So, the next. The team. Samuel, the group. Six. We'll be presenting their banner. Palakpakan natin ang Team Samuel. Ang hina naman! Okay.
Okay, a pleasant afternoon to my brothers and sisters. We are the Team Samuel the Prophet. So to begin with, I'm going to explain the people in the banner. Okay, on the banner. So I'm going to explain the water type of arts that we apply to this particular banner. And later, sis will explain about the experiences and life events of Samuel. So, as you can see, ito po si Samuel ng Balikpapo siya. Ito po si Hannah, yung mother ni Samuel. And this is Eli. This one is Samuel ng matanda na po siya. These are the people of Israel. And these are the two kings surrounded by the Samuel. He is Saul and this one is King David. Ayos! Ayos ah! Rapat naman dyan!
talented ng mga young people natin. Okay, mamaya po, ilagay niyo po dyan sa may pintana yung... Hanap kayo ng eclipse siya. May eclipse siya dyan sa pintana, papunta doon. Diyos kalahati lang ang bakal na yan para titingnan ng lahat ng mga judges. Okay? And after that, mamayang gabi, awarding! Wala na tayong service para makarest yung ano natin, at least magkaroon tayo ng awarding. Okay? Mamaya, more on kwentuhan na tayo, sharing, kung ano man dyan. Basta awarding mamayang gabi. Okay, limang palakpak! Ang awarding natin after ng hapunan, mga 7 siguro. Para may time pa bumili ng house and lot na pang-premium yung ating mga... Yun na. Okay, tayo tayong lahat, mga kapatid. May mga games ba? Okay. Maulan tayo, eh. Volleyball! Volleyball! Yeah! Kasi pray mo na tayo, pray mo na tayo. Lord, thank you sa hapong ito. At salamat, Lord, sa mga banners, sa mga presentation, mga kabataan. Continue, Lord, to Lord, to use them and bless them, Lord. Thank you so much. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Young people, leaders muna. Leaders, mayroon tayong team building. Yung mga elders, kaya na yan. Ikapit nyo yan dyan. Team building tayo muna. Team building, leaders. Basketball. Oh, sige, mag-board games tayo. Alisin natin yung sasakyan natin dyan. Oh, walisan nyo na yung board. Walisan nyo. Alisin na namin yung sasakyan. Board games. Brother Josh, ikaw nga in charge sa games. Sa board games. Okay. Saya ingin berikan, terus, masih, dikasih, dikasih.